Yeah, magandang araw sa inyo mga katugpa. Ngayon po ay kami po ay maninisid na naman. Sa tagal-tagal ng mga ilang araw din po kami ng bakante. So ngayon po mag-spearfishing na naman po tayo. Check upin lang po natin yung ating mga gamit kung kumpleto na. Siyempre hindi naman kailangan, hindi naman paano lang dadalhin natin. Marami tayong dala papunta sa ating spot. Yung kasama natin kanina pa naghihintay sa atin doon sa barangay pala. Yan, ito na po yung aking pana, yung aking diving mask. Ito po yung ilaw kong ginagamit dati. Ito po ay ipapahiram lang natin doon sa isa nating kasama ngayon dahil meron na po tayong nabiling bagong ilaw. Asap eh. Tsaka siyempre yung ating pong camera. Ito po yung nabili natin doon sa isa nating kasama, 400 pesos. Siyempre yung pong ating floater. Kaya po may butas yan, lalagyan ko po yan ng mga seashell at saka yung mga iba pang laman dagat na pwede din natin gawing ulam. Yung pong ating kipay. Yung pong ating panlagay sa tinga, nandun po sa loob at saka siyempre yung mga reservang battery para doon sa ating ilaw. Yan. Mga katugpa, kompleto na po yung ating mga gamit. Pagbibihis na rin po tayo para masimulan na natin yung ating adventure sa paninisid. Remind ko lang po kayo, kung bago pa po kayo sa aking channel, paki-subscribe po, at kung nagustuhan nyo po yung aking video, paki-share na lang po at paki-like na rin. Paki-pindot po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Update ko po kayo mamaya kung madami kaming nahuli. Salamat! A few moments later. Yan mga katupa. Matagal-tagal din po tayong hindi nagpangipangita sa ilalim ng tubig. Ngayon po ay magdedelensya po tayo ng pang-ulam natin para bukas. Tignan po natin kung madami tayong mahuli. Parang malinis ah. Parang wala tayong mahuli. Mukhang may nakawalang pusa dito. Baka kinain yung mga isda. Konting tiis pa, makakakita din tayo ng pangulam natin. Ayun, susung dalaga. Ayan, silip-silip lang tayo sa mga bato. Baka natin yung ating pamprito. Magaganda ang batuhan dito mga katumpa, pero wala masyadong isda. Maliwanag kasi ang buwan, kaya siguro nahihiya sila. Baka makita natin. Ayun, sa wakas nakakita rin tayo. Tapos ka sa akin. Isa na tayo. Ayun. Ubod. Hop. Baka tuklawin tayo. Walang laman ang mga batuhan dito. Mukhang may nauna na sa atin pusa. Hop. Ayun, may nakita ako. Ayun. Laki-laki ito, pwede na itong pamprito. At parang masarap ang prinito nito. Ayun, may nakita tayo. Ayan, may nahuli tayong turuan mga katumpa. Masarap ang inihaw nito. Oh. Ayun. Mayroon yung ak. Ak na berde. Bunak na berde. Malaki-laki ito. Sarap ang prito nito. Ayun. Turuan na naman.
patay ka sa akin. May pang-ulam na tayo, mga katupa. At hindi lang basta pang-ulam, masasarap na ulam. Ayan, hindi natin nakuha ng video itong turuan na ito. Ayan, hanap ulit tayo ng panibagong ulam. Kuha na naman. Ayos. Magaganda ang corals dito sa spot na ito. Ayun, mangadlit. Malalaki ang isda dito ngayon. Ayun. Timbunga na naman. Patay ka sa akin. Ay! Nahiya sa camera. Pamahiyain yata ito. Wala na. Ayun, nakita tayong paya. Lobster ito kung tawagin sa iba. Mababara ang ating sasakyan dito sa labasan. Ayan, umuulan nga. Nawala na yung mga kasama natin. Hindi na natin makita. Ayun, ayun si Edgar. Sabi agwanta, hindi ko makita kung nasa na. Natabunan na lang ulan. Nalanap ulit tayo. Ayun, meron tayong nakitang taklubo. Buhay na buhay, oh. Ayun, nakadali na naman tayo. Sigapong maliit yata ito. Hindi ko alam kung anong isda ito. Basta mukhang sigapo. Ayan, ayan ang ating mga kalaban. Lionfish. Ayan, lalaki ng tinik. Madami sila. Madami sila ngayon. Ayun, meron na naman tayo nakitang isda. Tarayan na natin. Patarayan pa na iba. Ayun. Ulam. Ayun, medyo maliit pa. Iwan na natin, malakihin natin yan. Oh, silip-silip. Ayun, meron tayong cone snail, mga katumpa. Masarap ang ano nito, pinataan. Pero ingat sa dulo nun, ha? Malala daw yun. Ayun, meron na namang timbungan. Kaya alam, medyo maliit pa. Sayang naman kung huli natin. Ayun, pumasok sa bato. Kaya timbungan na naman. Nagkalat sila. Ayun, sigang batuhan. Sigang batuhan. Ayun, timbunga na naman. Papansin ko dito sa spot na ito, puro pamprito ang
alam kung anong tawag dyan. Kung alam nyo yung tawag dyan, comment nyo sa baba. Ayun, may nakita na naman ako. Ayun, turuan na naman. Maganda sa, magandang tawag siguro sa isdang ito, marites. Tingnan nyo ang uso. Napakatilos. Kasing tilos ng nguso ng kapitbahay mo na marites. Ayan, ayan yung malalala nating kalaban. Minsan natinikna ako dyan, talagang masakit. At saka alam mo yun, magaling na yung labas pero yung loob sugat pa rin. Kaya ingatan yung mga katumpang matinik na mga ganyang klaseng tinik. Hanap ulit tayo ng pang-ulam. Ayun, may nakita na naman tayo. Parang butak na naman yun. Yun, tinira na. Yung bunak nga. Ito palang parrot fish na ito. Eh, isa lang. Ito kasi sa amin, ang tawag sa puti ay bunak na tae. Tawag sa green ay bunak na green. Ayun, meron tayo nakitang kanuping maliit pa. Ayan, isa pa sa mga kalaban natin, yung stonefish, lupo. Masakit din po makatinik yan. Ang alam ko, namamanhid at saka yung iba pag mahina ang allergy, pwede kang mamatay dyan. Ayan, simpleng umang lang naman. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ilalim ng dagat. Ayan, meron na namang timbungan. Ayun, anong isda ito? Hindi ko alam kung isda yan, pero alam ko kinakain niya, kaya tuli natin. Ayan, dami-dami na tayong huli ah. Ayan, ang tawag dito sa amin ay utin bundo. Sa iba, sa iba naman, tuko. At yung mga nangangasag, ang tawag dyan ay sala. Tawag dyan ng iba ay lubalub. Sa inyo, anong tawag nyan? Comment nyo naman sa baba para malaman ko. Ayan, meron na naman tayong bunak. Tirayan na natin. Huli ka. Maganda ang tama, walang kawala. Katugpa, no? Yung mga tinik nandyan lang sila, kaya kung wala kayong gloves, hindi kaya kung hindi kayo mag-iingat, maaari po kayong matinik yan at napakasakit po ilang araw po bago makita si Nemo. Uy, Finding Nemo, nandyan ka pala, patagal ka nang hinahanap. Ayan o, magkatabi sila, dalawang Nemo. Tawag niyang clownfish. Yung tinitira naman nila, tawag dyan sea anemone. At yan, ay naku po, ang kalaban nating matindi. Salabay, salabay dito sa amin yan. Sa iba, dikya. At sa English naman, jellyfish. Mukha lang siyang masarap, pero masakit po yan. Ayun, may nakita tayong danggit. Tilis ito kung tawagin sa amin. Ang alam ko dito sa isdang ito, hindi na ito masyadong lumalaki. Ganyan lang siya kalaki. Iba siya dun sa balawis na tinatawag sa amin. Balawis, medyo madilaw ang kulay. At saka merong bilog na parang tunal. Ayun, ang dami natin nakikitang iito. Iit ang tawag sa amin yan.
sa parting Marinduque, ang tawag yung patunak. Ayun, may nakita tayo. Bunak na naman. Tara natin. Ayun, pinamaan. Yan, shout out nga pala kay Jack Patan, yung kasama ko na mamasada. Paborito niya ito. Kaya lang, hindi siya namamasada ngayon, kaya ano, hindi ko nakikita. Yan mga katumpak, kararating lang po namin. Ang oras po ay 9:46 ng gabi, mag-aalas 10 na po. Umuwi na po kami kasi yung pumbuwan ay malaki na, sumikat na, kaya awa naman ng Diyos, meron tayong pang ulam, kaya lang pambenta mukhang kulang. Salamat nga pala sa mga sumusuporta, sa mga nanonood po ng aking video. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog at para ganahan po ako na makapagbigay saya sa inyo, makapagbigay aliw. At kung malayo man po kayo sa probinsya ng Quezon, ako po ang magdadala sa inyo sa Quezon sa pamamagitan nito ang aking vlog. Salamat po, salamat. Oh, nagpapa-shoutout si Pinsang Joven Briones. Shoutout sa iyo, Misan. Shoutout din kay si Sid Berry. Salamat po sa pag-shoutout sa iyong latest video. Shoutout kay Jenny Lynn Balmes sa UAE at saka kay Ate Lourdes. Hello po. Shoutout din sa Bonggay Family, sa di Ocampo family dyan sa Marikina, kay Kuya Noel, sa Perez family, kay Tita Merla at kay Tito Cesar, kay Ati Budang at kay Trixie dyan sa Marikina City. Shout out din sa pamilya ng aking asawa, sa Balmes at Balesteros family. Shout out din kay DJ Choco Martin, napakagaling mo talaga, idol. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para mabati ko po kayo.